So hello guys, pag-usapan na naman natin about sa pagkuha ng papel, about sa pagpapakasal sa Kuwait. So isi-share ko lang ito sa inyo guys, kung ano ba talaga yung mga paraan na kukuha tayo sa embassy ng papel. So anong unang kukunin natin? Ang una nating kukunin guys, pag nagpapakasal tayo sa Kuwait, yung power of attorney sa Philippine Embassy natin, kukunin yun. So, pagdating mo dun guys, magdala ka na lang ng Xerox copy ng passport mo, kahit isa lang or dalawa. So, dun guys, tatanungin ka naman nila kung single ka ba. Oo, tapos, ito guys, pag nasa 30 pataas ka, no need ng consent ng pamilya. Pero pag nasa 28, bababa ka, need ang consent ng pamilya. So, ang consent na yun guys, na kumbaga ikaw ay nasa 28, kailangan ng pirma ng pamilya na nagpapakasal ka dito. Kung nasa 30 ka na patas, hindi na kailangan guys. So, pagkatapos ko nun guys, nagkumuha ko ng power of attorney, 3 days ko pa siya binalikan guys, kasi ras 3 days lang, 2 days, pero pagka 3 days ko pa siya kinuha. Pagkatapos nung guys, kinuha ko na yung power of attorney ko, ipapadala yun sa Pilipinas. Yung power of attorney na yun guys, yun doon mo isusulat kung sino yung mag-process ng papel mo sa Pilipinas. Kasi yung papel ko, si kuya ang nag-process, si Beshikuda, yun, yan ang kuya ko, si Beshikuda. Siya yung nag-process sa papel ko sa Manila. So, pagkatapos nung guys, pinadala na naman niya dito. Pero bago nyo muna guys ipadala yung power of attorney nyo sa Pilipinas, kailangan ng Xerox passport nyo, idikit nyo dun sa power of attorney, tapos gagawa kayo ng authorization letter, tapos pirmaan nyo yun, isusulat nyo dun na si ganito, si kuyang kukuha ng papel ko sa singleness ko. Kasi yung iba guys, sabi nila kukuha daw ng singleness sa Pilipinas, no need ang power of attorney. Nagkakamali po kayo, bago kayo ikasal dito sa Kuwait guys, kailangan ang power of attorney. Hindi po kayo aproba ng Kuwait na magpa-stamp kayo dito sa Kuwait na walang power of attorney, na stamp na kukuha kayo sa Pilipinas na wala kayong kasulatan, wala kayong ipadala na power of attorney. Mahirapan kayo dun sa Pilipinas kumuha guys. So, base doon guys, so ganito nang nangyari guys, pagkatapos ko noon, pinagdikit ko na yung authorization paper na sinulat ko, tapos yung Xerox passport ko. Yung Xerox passport na yun guys, kailangan natin pumirma dun guys ng tatlong beses. Tapos idikit nyo na dun sa power of attorney nyo, isi-send nyo na yan. Pinadala ko yun sa Almudaini, mura pa lang dati guys, nasa 4KD lang yung binayad ko sa pinadala ko sa Pilipinas sa Almudaini, yung power of attorney ko. Pagkatapos mo madala yun sa Pilipinas guys, ipaprocess ng kuya mo yan. Kailangan, pagkatapos niyang makuha yung singleness mo doon, kailangan ng red ribbon, ipapastamp niya doon guys, kasi hindi nila stamp dito sa embassy. Ewan ko lang ngayon guys kung stamp nila. Kailangan bago nyo ipadali, ibalik sa Kuwait yun, ipapadala ng kuya sa Kuwait, kailangan stamp muna at saka ipa-red ribbon na yun para kumplito na guys, hindi kayo mahirapan. So ipapadala na dito guys. So ang gagawin na naman natin guys, maghanap tayo ng yung mag-translate ng Arabic, ipa-translate natin yung pina-red ribbon natin na singleness natin. Kailangan kasi sa embassy, hindi nila aproban yung kung hindi natin ma-translate ng English yung ano na yun, yung singleness mo. So pagkatapos ng red ribbon o si na ano mo na papadala ni kuya, so pumunta ka na ng embassy para i-stamp nila dun guys. Huwag yung kalimutan guys na i-translate ng Arabic, isang Arabic, isang English, ganun yun. Idali nyo na sa embassy. So mag-stamp na naman ng embassy. Pagkatapos ng embassy guys, pupunta naman kayo sa Ministry of Kuwait. Pumunta kami sa Ministry of Kuwait para i-stamp na naman dun, tatlong stamp na naman dun. Pagkatapos naman dun guys, wala na, tapos na kami. So pagka after 5 days guys, pumunta na kami ng court, yung papakasalan, yung dun magpakasal. So pipirma ka lang dun, tatanungin ka lang nila, may susulat sila, tatanungin ka kung anong trabaho mo, ano, magkano ba yung dori mo. So dun inaanoon guys kung ano ba, single ka ba talaga o marriage,
asan yung singleness mo. So pinakita namin yung singleness, kailangan talaga singleness bago ka pumunta doon. So pagpunta namin doon, may isa ding kababayan na gusto magpapakasal, Indiano ang asawa niya, wala silang singleness. So inexplain ko din doon sa kapwa natin kababayan na ganito gawin mo, kasi sabi ng isang Kuwaiti, ng isang Arabo, na itanong mo dyan kung ano yung mga kailangan mong kunin. So inexplain ko sa kanya na ganito, kung maka ng singleness, una kunin mo yung power attorney mo, kasi hindi daw nila alam, guys. Hindi nila alam, kaya kahit nakasama pa niya yung amo niya, guys, na ganito sinabi niya na ipapakasal ko to sila sa pagka yung Muslim. So hindi pwede, guys, kahit na siya pa ay single, kailangan talaga ang singleness sa Pilipinas. So pagkatapos nung, guys, nandun na kami sa judge, kumbaga inanong na kami, ng kinasal na kami ng isang Arabo na may sinasabi doon, pero naintindihan ko, huwag ko nang sabihin dito kasi abot naman yung sa pagpapakasal eh. So pagkatapos na nasagot na namin yun, guys, wala na, umuwi na kami. So naglabas-labas lang kami, nag-date lang kami ng asawa ko. So charot. So yun lang, ikot-ikot lang. Pagkatapos namin, guys, umuwi na kami, guys. Wala na. So pagkaagad nun, pagkatapos yung kasal, guys, matatanggap niyo rin yung certificate na marriage contract. Ay, miss marriage contract. Yung marriage niyo na yun, maagad niyo matatanggap, guys. Sorry, guys, ah. Agad na agad yung matatanggap yun. Tag-isa sa inyo na isa sa asawa, misa rin sa'yo. So, yun, guys. So, yun lang yung konti. Yun lang yung nabasihan ko sa mga experience ko, guys, ha. Sana naintindihan nyo kasi madali ang video lang, guys, tayo. Kasi tulog si baby. Hindi nga nagigisingan dyan sa tabi ko matutulog. So, maraming salamat, guys. So, bago ang lahat, subscribe my channel and click the button. So, maraming salamat, guys. So, sa sa kuya ko na si Beshi Kuda. So, maraming salamat sa pagsuporta sa akin. So, sa mga tumulong din sa akin dyan. Sila, hindi ko na maalala eh. Pero, next, iba-vlog ko kayo. So, maraming salamat, guys. So, bye-bye!